Paabo na isa pang Pilipino na nasawi sa pag-atake ng Hamas sa Israel na iuwi na sa bansa. Kasabay niya na yung pagdating din na ikalimang batch ng ating mga kababayan na piling umuwi na mula sa Israel dahil na rin sa takot para sa kanilang kaligtasan. Si Rod Lagusad sa sentro ng balita. Emosyonal ang pamilya ni Grace Rodrigo Cabrera, ang isa sa apat na OFW na nasawi sa naging pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7. Kasamang nasawi ni Grace ang 96 years old na kanyang inaalagaan. Ang kanyang abo ay dala ng kanyang kapatid na si Mary June, na isa ding caregiver sa Israel nang dumating ito sa Pilipinas kahapon. Ayon sa Department of Migrant Workers, higit 5 taong nagtrabaho si Grace bilang caregiver sa Israel. Siya ang unang nagtrabaho sa Israel na kalaunan ay sinundan ni Mary June. Sinalubong sila ng asawa ni Grace at kanilang mga magulang. Bago nito, kinailangan namang dali muna sa klinik ng paliparan ang kanilang ina matapos mahilo habang naghihintay. Naging emosyonal din ang ilang panilang kaanak na nag-abang nang lumabas na ang pamilya ni Grace, kung saan makikitang bitbit ng kanyang asawa ang kanyang urn palabas ng paliparan. Mula dito ay agad namang sumakay ang pamilya para magtungo na sa Pampanga, kung saan una nang sinabing ibuburo ng abo ni Grace. Personal namang nakiramay si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, sa pamilya ni Grace. Which means that the Israeli government will take care of the family and will continue to support the parents, the husband, if there were children, the children, will continue to support them through a monthly income and through different programs that we as government take responsibility. Bukod dito, dumating din ang ikalimang batch ng repatriated OFWs mula sa Israel, kasunod pa rin nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Mula sa 22 OFWs na nakauwi, 15 ang paong caregivers, 3 ang hotel workers at kasama din ang nakauwi ang isang bata. Takot at pakiusap ng kanilang pamilya ang nagtulak sa kanila na umuwi na. Bali po yung nangyari ngayon talaga pong nakakatakot. Kasi talaga pong parang sa amin parang ito na yung katapusan namin. Hindi po importante ang pera. Sa ngayon, hindi importante ang pera. Ang importante po ngayon, buhay kami at ligtas. Yung family ko po, tinatawagan po ako. Uwi na po daw ako. Aanin ko po daw yung pera kung mawala naman ako. Kaya nag-decide na rin po ako kahit mahirap, umuwi na muna po para po sa aking family. Inaasahan naman ang pagdating ngayong araw ng ika-6 na batch ng mga inilikas na OFW mula sa Israel. Samantala, ayon naman kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, mula sa 135 na Pilipino na nasa Gaza, nasa 46 ang handa na umalis anumang oras sakaling magbukas na ang Rafah Crossing, ang border sa pagitan ng Gaza at Egypt. Pat nga nakalabas na today yung una, pero meron nga, the border is not open but they are waiting to cross. We think that after the first batches leave, many of the others will also start leaving kasi we are talking to them about the need to keep safe. Ang nagiging balakid anya sa pagbubukas ng border ay ang posibilidad na sumama dito ang mga miyembro ng Hamas. Rod Lagusad, para sa Bayan.